So yun mga kamaster, so magandang tanghali sa inyong lahat, no? So welcome back pala sa aking munting channel mga kamaster. So for today's video pala mga kamaster is andito ako ngayon sa bakura namin. Dito sa, dito kasama ko yung lula ko saka yung chowin ko, si Nonny William. Kinukuha namin yung kamunting kahoy mga kamaster, yung pagkain ng mga mahihirap ba. So, ito pala yung mga kamaster. Meron na silang nakuha mga kamaster. Ito. Tawag sa amin ito is kamunting kahoy. Sa Bisaya, balanghoy. Ito yung pagkain ng mga sinaunang tao. So, yun mga kamaster. No? So, puntahan natin sila mga kamaster. So, yun mga kamaster. Dito sila mga kamaster. Kinuha nila yung... Ako na. Ito mga kamaster, oh. Kamunting kahoy, ang laki. Ang laki ng laman mga kamaster, oh. So, kung saan sila, himuong kuhan-kuhan? Puto? Gagawing puto. So, yan pala si Lula mga kamaster, kahit nagpilay-pilay sa paglalakad, kumukuha pa rin ng... Yan, oh, ito, ang laki nito mga kamaster, oh. So, yan yung mga tanim mga kamaster. Yan. Balanghoy. Para sa katulad namin mahihirap. Ito yung kinakain namin ng kamaster kung walang bigas, no? Ito yung madaling pagkukunan ng pagkain para kung wala talagang makukuha ng pagkain na bigas. O yun mga kamaster, ginukuha ng mga kamaster. Marami pa dito mga kamaster, no? Dito kami ngayon sa bakura namin. Yan. Ayun mga kamaster, so kinuha pala na nila ni Lula itong mga kamaster is para bukas gagawing puto kasi ipapakain sa mga bisita. Meron kasi bisita bukas yung mga ginagawa mo yung sa relihiyon ng Lula ko, yung mga kapatid nila, yung mga Kristohanon sa relihiyon pa nilang Lula, Kristohanon. So marami sila pupunta dito bukas, mga brothers and sisters. So, yun, ito gagawing puto tapos ipapakain sa mga bisita bukas. So, yun mga kamaster, so, yan yung nakuha mga kamaster, no? Ito. Tapos dito pa mga kamaster. Marami itong mga kamaster, no? Yan pala yung lula ko, siya yung kumukuha. Yan, kahit may scratches, nagka-scratches pa, kumukuha rin para bukas. Para sa bisita bukas. Ito, ang laki nito mga kamaster. Gagawin yung puto. O yan mga kamaster. Yan yung kamunting kahoy sa amin. Malalaki na. Malalaki na puha mga kamaster. Panitan ako mga kamaster. Panitan. So, babalatan. Babalatan ako. Ayun mga kamaster, so, tulungan ko yung lula ko mga kamaster, oh, kung paano magbalat ng kamunting kahoy. Tulungan natin mga kamaster, kung paano magbalat ng kamunting kahoy mga kamaster. Kaya nomor 4
So ayun mga kamaster, tapos na binalatan yung gumunting kahoy mga kamaster. Ito na lahat mga kamaster. Yan. So gigidgirin na namin mga kamaster. Ipakita ko sa inyo kung paano gigidgirin yung gumunting kahoy. Ayun mga kamaster, so gigidgirin na namin to mga kamaster yung gumunting kahoy. So ito pala yung gagamitin na para magigid, para mapino yung gumunting kahoy mga kamaster. So ito. So simula na mga kamaster, no? Gini ako ba? Naaalala ko kasi mga kamaster, nung araw, nung bata pa ako, mga nasa mga 6 years old siguro ako noon. Yun yan yung niluto ng lola ko dati, nung araw. So, kaya sanay na kami kumakain ng ganyan, kumutin kahoy. So yun mga kamaster, sinimula. So ganyan yung ginagawa mga kamastero para mapino siya. So yung kabundi kahoy, mapinong-pino talaga siya. Yan o. Nagkakamiss lang kasi mga kamastero nung una, nung araw. Kasi naalala mo nung bata ka pa, yung iniisip mo is paglalaro lang. Nagang iniisip na problema. Kaya hindi ko makakalimutan yung ganyang mga ano. Pagkain, kamuting kahoy at saka kamote. So, ito yung katanong mga kamaster, no, is mas pipiliin ko yung dati kasi ngayon yung ano ngayon, mahirap na ngayon kasi marami na mga krimen. So ayun mga kamaster, sinimula na ng lula ko mga kamaster yung pag-gigid ng kamuting kahoy. Matagal pa yung proseso dyan mga kamaster kasi pagkatapos mong gigirin, ilalagay mo sa sako, tapos pipigain siya para matanggal yung mga tubig. Ganun yung proseso ng mga kamaster. A few moments later. Ayun mga kamaster, so pinasok mo sa sako mga kamaster, tapos na. Ayun mga kamaster, oh. Pinasok na sa sako para pigain, para matanggal yung tubig. Yan mga kamaster. Tapos dito naman is nag-prepare para dito pigain yung puto mga kamaster. Diyan yung ilalagay yung sako. So abangan lang natin. So yan mga kamaster. Tinalian yung sako para mapiga yung tubig. Dito pala siya ipipiga mga kamaster. Yan yung kahoy na gagamitin.
tatalian siya mga kamaster para para mapiga talaga. Ibaw ka. Ay, tara, kada tayo sa tayo. Tara, sige. Muna ibaw. Tara? Okay, anak. Anak. Ay, balik. Ya, kanana, mana. Ano nga dili ka na? Minhan po ngari. Kada. Aron nga. Bukod ba? Kani ibaw ka rin yun. Araw nga magpandasa, ligun, kuwan mga dili siya, mahuban mga ito, datog ka ho. Ang gara. Ay, kuman, iatan niya, kung niya, kanong makuha na. Hato, nabasa, hato. Taon na ito, kuwan ko, hato. So ito na mga kamaster, no? Lagay natin doon. Mapiarat ka raga? Piarat ko. Katagak ko na yun? Isog gamay. Kuwasan ko, no? Kuwasan may isog lang. Kaya isog. Na. Hindi sana layo kayo? Ay, masama magkuan lang. So, ganyan yung paraan mga kamaster para mapiga talaga yung ano. You know. Ay, napadto na na piga na ang ano, pinto. Ang dangin, piga takda na kanila sa piga. Hindi mo kumagkas mo. Hindi na lang. So, nilagyan ng bato mga kamaster para hindi mahirapan. Yan. Para mapiga talaga yung tubig niya. So, matatanggal yung tubig mga kamaster is mga isang oras siguro, dalawang oras bago maubos yung tubig niya. So, ayun mga kamaster. So, tapos na mga kamaster. So, update ko na lang kayo sa sunod na video mga kamaster kung paano lutuin yung puto. Kasi bukas pa yan lulutuin. So yun mga kamaster, so, maraming salamat sa panonood sa aking video mga kamaster. Huwag mong kalimutan mga kamaster na mag-subscribe at hit mo rin yung notification bell para updated niya sa mga video. So yun mga kamaster, so, maraming salamat. God bless sa inyo lahat.